nagsasabi mo ba dyan sa pisina na talaga yung... Ay, hindi pa ako yung boy, siguro. Nakapagawa niya. Anakin na siguro. Nagawa niya pagbabago. Siguro, siguro. Changes. Yes. Ilang years na yan dyan kayo? Kami, to bless ano siguro, boyfriend, girlfriend, 3 + 8, 11 yeah. Years kami mag-asawa. Kasi considering yung doctor, ako yung mapunyay sa babae. Hindi, at saka, Kuya Boy, alam mo naman tayo, pag habang nung ko lang na-realize, habang tumatanda na talagang, well, siyempre, nung mga panahon na alam nyo naman na yung kwento, parang open book din naman. But tingin ko sa edad din talaga eh. Naglalaylo? Ah, yes po. Talagang... Lahat? Lahat. So ano ba yung dyan before na natapos dyan ngayon ang sabi mo? Hindi, totoo yun. At unless yung sinasabi ko kanina, like yung pambababa ay siguro, no? I mean, sorry dun sa mga naging karelasyon ko dati, but... pagbata ka, mapusok ka eh. Hmm. Di ba? Parang feeling ko nun... nothing can stop me. Kung magkamali man ako, may bukas pa. Bata pa naman ako. Parang gano'n. Yung... pagiging mahilig ko sa ano eh, mawawala rin. So talagang 101% masasabi. Gawin natin 102. 24. Sabihin mo, ang hirap ng camera, 101% faithful ba? 102% faithful. So, ayan. Kaya nagtapos siya dyan. No way to mo, no way to mo. Baka may kidlat dyan. Ha, ingat lang. So, yes, kailan nagtapos yung ano, pagiging ang tawag doon yung... Pagiging womanizer. Womanizer. Hindi naman womanizer. Ayaw ko tapos. Ano ba ito? Pwede bang lapitin na lang? Lapitin na lang. Lapitin na cheeks. Irresistible siya. Oo. Siguro mga 2 weeks ago. Medyo. Taon na, Miss F. Taon na. Taon na to. So, pagiging ka ba sa ano? Sa top 10 ka. Well, may service. May top 10 womanizer. Nasa top 10 ka daw. Nakita ko. Hindi ko aware. Dolphy, Ramon Revilla Sr., Robin, Cesar, Big Soto, kasama. Top 7 ka natin. Totoo. O, may nakita. May napanood ako. Hindi, kasi naman ako, tingin ko doon sa survey na yan. Tingin ko yun. Yung mga nag-involve sa'yo. Yung facts nila dyan. Yung mga nag-involve. Baka na ano. Pero... hindi naman. Hindi mo matatanggal na you're a womanizer. Hindi siguro. Siguro... lover boy. Baka. Pwede. Yung gano'n, di ba? Yeah, napaganda. Kasi yung womanizer kasi, definition yan, sabay-sabay. Negative yan. Yeah, tsaka sabay-sabay yan na... never na nagsabay. Yun naman. Hindi, alam nyo naman to eh. Nagkataon dati, nung kami pa ni Janice, may, di ba nagka-girlfriend ako na nahiwalay nga ako kay Janice, di ba? Siguro that was my pick yung... doon masasabi ko na talagang overlapping yun, talagang... it was an open book naman na kaya kami nahiwalay ni Janice dahil may girlfriend ako, diba? So, open book naman yun. But that was it. Hindi na naulit yun. Nung nabasa ko rin yung top 10 niya, ano sa womanizer, siniisip ko, parang ikang pinaka-konti naging babae totoo, sa nabanggit. Ang layo ko kay Cesar Montano. Yun nga, kayo. Ayaw ko na din. Hindi ko ko yan. Kaya dyan ang tanong ko, baka kuna yung nasa isip ko. Tatlo lang kasi nasa isip ko, baka pwede mo dagdagan yun. Sige po. Ano yan? Ay, siyempre kay Vanessa, na kay Jeff, kay Priscilla, baka yung nagsulat yung ano, baka may iba pa. Wala na kayo ba eh. Kasi, andun pe, parang ang tatlo hindi lang pe. Parang yung tatlo, hindi siya dapat kasama doon. Dapat, five. Hindi naman. God bless. Ano naman yun? Controversial picture namin ni Gretchen. Mm-hmm. Diba? Correct. So alam mo naman yung tao, minsan, may mga tao kasi, na totoo to ha, may mga tao na minsan nakakausap ko, idol, nakita ko yung picture nyo. Honestly, kahit ako, nakakalimutan ko na yun eh. Pero pag bringing up ng isang tao, nakausap mo, bumabalik sa'yo lahat doon. So I'm sure itong taong to, dahil alam niyang may controversial akong ganun. Sinamay. Ang dating, si Idol, ano yan, talagang
sorry for the word, tiradurian, ano yan, di ba? I mean, pero, eh, tulad dun sa amin ni Gretchen, eh, ano na yung spur of the moment lang, hindi naman, hindi naman ano yun, hindi naman relasyon yun, hindi naman, nagkataon lang lumabas. So, yung mga ganun. So, for the record, ano talaga eksaktong nangyari? May pwedeng sabihin mo ba? Ah, hindi, ano lang talaga, sinabi ko na ito dati na, birthday lang ni Rufami yun, siguro, nagkainuman ng konti, nalasin ng konti. But, definitely, nung time na yun, talagang sino ba namang walang crush kay Gretchen? Sino ba namang yung lalaking hindi matutukso sa isang Gretchen Barreto? Diba? I mean, given naman yun. Siyempre, diba, nakita mo naman yung pagkakataon eh. So, hindi naman. Kayo. Natukso. Siguro, siguro. So, may nangyari. May closure. So, may nangyari talaga. Wala nangyari. Yun lang yun. Ang confused lang yun. Saka hanggang ngayon, I have high respects for Gretchen na magiging love sa labas. Because I know she's a decent woman. Kaka-crush ka pa ngayon dyan? Oh, ne. Yeah, of course. I mean, yeah. Pero, oo naman, hanga lang, natural lang naman siguro sa isang lalaki yun. Kahit yung asawa ko, may mga crush naman siya ng artista in Hollywood. Di ba? I mean, wala. Ganun talaga. Sino? Una, si Jennifer Lawrence, yung Hollywood actress. Si Scarlett Johansson. Cal. I always admired Angel Oxide. Always. Dream ko nga, sabi ko nga, isa sa mga dreams ko makatrabaho siya. Wala pa. Dapat ito sa general store. Oo, hindi pa. But